Hello! 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 Magandang gabi! Ako palang mag-isa. Sana kaya yung dalawa. Ay, lako. Ayan. Magandang gabi sa ating lahat, no? And welcome sa ating part 2 ng pre-webinar series for beginners. Yan. This is Market Technician speaking. Wala pa ang aking dalawang kasama. Paano yan? Medyo mahirap magbigay ng link. Ayan. Magbatian muna tayo, ha? At kamustahan. Yan. So, mga bagong dating, Happy New Year. Yan, Sir Rance. Hello, good evening. And ayan. Pwede kayong mag-type diyan ng inyong mga request. Ay, request. Pwede. Nasana eh, no? Tuwing Wednesday kasi nag-aano kami, nag-i-stock request. Ibig sabihin kung anong mga gusto niyong stocks, no. Yan, Sir Sok, nandiyan ka na ba? Are you ready? Yan, habang naghihintay tayo. Yan. Mamimigay muna ako ng link. Okay lang. Sir Sok, pwedeng ano? Can you catch me? You know. Ayan. Sige. Type niya lang muna dyan. Yan yung inyong mga request. Yan si Sir Arnold Boy. Magandang gabi po, sir. MSB, good evening from UAE. Ingat po kayo dyan. Malayo, no? OFW, no? Yan. Si Ma'am Saide. Yan. From TFT din, no? Yan. Saan ba kayo ngayon? Sino-sino bang mga nandito? Yan, type nyo na rin yung mga lugar kung saan kayo. O, siguro mga 5 minutes na batian, no? Habang inaayos ko ang ating Discord, no? And, ano pa ba to? Yung ating Facebook. Yan, so, sige. Sino ba? Saan ba yung link ko? Yan. And, Sir Sok, baka may gusto kong ikwento habang ako'y nag-aayos. Yan. Kwento? Oo. Friday, wala ako sa office, no? Hindi ako nakapag-trade. Nagpunta kami ng Sofitel. Doon pala, pag naka-check-in ka doon, kitang-kita mo yung view ng, ano, ng reclamation. Reclamation? Oo, sino ba may hawak doon? Hindi, maraming kampas yan. May SM. Yan. SMPH. Merong company na hindi patuloy yung reclamation. Yon, yung Abacor. Yan. May so, kailan play tayo dyan, no? Just in case. May mga play tayo dyan, no? Yan. Teka lang. Mag-mention lang ako dito, ha? And sa akin Facebook. Ayusin ko lang yung Facebook. Yan. Malapit na. Malapit na to. Yan. Konti na lang. Invite natin sila. Teka lang. Bakit na wala? Sana ang akin. Ano? Pero hindi ko na-expect na, ano, ha? Na maganda ang Friday sa index. Actually, yung mga pang swing play ko, hinayaan ko lang, eh. Invite nyo nang yung mga kaibigan. Yan. Kasi maganda to. Alam nyo, pag si Sir Sok kagabi, kung naka-attend kayo, sabi nga ng mga dumating, akala ko basic lang yan pala, masterclass na. Nagturo ka si Sir Sok, eh. Yun. Kaya ano, invite nyo na kung meron kayong ano, kung meron kayong mga kaibigan na ano, na interested in investing in stock market. And tingin nyo naman, eh, magiging ano to, no? Magiging kapakipakinabang. Especially ngayon, January, we expect, nakita nyo, yung index natin from November hanggang January, ang layo na ng inangat, di ba? Eh, kailan tayo nabili? O, November tayo nagsibilihan, no? Tapos, ngayon January, chill-chill lang. So, medyo kumita tayo ng maayos sa'yo, di ba? Ayan, ganyan po, masaya po yung aming Discord community. Kaway-kaway sa mga nasa Discord dyan. And ito, sinasabi ni Sir Sok, yung mga, ano, yung mga swing play, siguro, papasadahan natin ng konti, ano, maya-maya. Ayan, habang inaantay natin ang iba, sige po, habang inaayos ko pang ating ano. Ayan. Good evening from Quezon City, Ma'am Jovi. Ayan. Good evening din po, Sir Ariel. Ayan. Sir Jeriel. Ayan. Good evening. Ayan. And Happy New Year. Sir Jonas, Happy New Year po sa iyo. Ayan. Konti na lang. Inaantay na natin and lalarga na tayo. Ano bang topic natin for tonight? Topic natin is about blue chips, no? Investing in blue chips. And kung baguhan kayo, siguro maraming talaga kayo matututunan dito kasi alam nyo na, ano to eh, mga nagtuturo sa inyo, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, no? Matagal na po kami nag-invest. Yan. Marami na po kaming experience and tingin namin yung may tuturo namin sa inyo ngayon are tested in real world. At the same time, talagang
kadadamputan yun ng ano ng aral no yun na lang. Yan. So pag-uusapan natin yan kung may mga tanong kayo tulad nito ni Ma'am Jovi no, maganda tong tanong niya, what can be considered as blue chips, are those only index stocks? Oh, mamaya sasagutin natin yan na kasi tatalakayin ko naman eh no, tatalakayin ko to. Ayan. Oh, ito may kumita no. Yan. Happy yan si Sir ano, si Sir Rans. Di ba? Nakabili pa nung ano. Nung kailan ba 'yon? Nung window dressing January at December 29 yan. Tingnan niyo yung price nung closing ng December 29. Ayan si Sir Marvin, ingat ka diyan sa New Jersey ah. Kala ko ano eh. Yan, Valenzuela. Ayan. O sige, dahil ano na 8:06 na, simulan na natin no ang ating ano, ang ating topic for tonight. Siguro sisingit na lang mamaya si Sir Mark kapag may time na no, naka baka may inaayos lang 'yon. Sir Nolly from Tacloban, yan, ingat po kayo diyan. Magandang gabi po. Ano mang salita ng mga Tacloban? Yan. Sige. Well. Ayan. Okay, let's go. Yan, simulan na natin, no? So, investing in blue chips, and this is part 2 of our free webinar series for beginners. Kung kayo po ay hindi pa nakapalo sa aming page, eh, bekenemen, no? Ito po ang aming page. Ayusin ko lang. Ang Facebook page po namin ay TFT Institute. Paki-follow na po yan. Kasi marami po tayo dyan mga learning materials, mga announcement. And kung gusto niyo pong matuto, no, marami po dyan. Dyan po tayo nagpo-post. Kung gusto niyo ng community, Facebook community, dito po kayo mag-join sa Philippine Stock Market Analytics. This is a Facebook group. And ano ba mga nandyan? Siyempre, pwede kayo dyan mag-post ng inyong mga tanong or may mga gusto kayong discussion o kaya may mga gusto niyo magpa-consult ng portfolio. Ang dami dyan, mga nagko-comment, no, mga idea. Yan. And binabantayan po namin yung group na yan, no? So pag may mga nang-aaway, sinisipa namin kasi gusto natin yung community natin eh healthy, hindi yung puro bangayan, no? O kung gusto niyo ng bangayan, maraming ibang group diyan, pero sa atin dito well moderated ito. Pag may magulo, ano muna natin, i-mute, then suspend, then kick pag talaga matigas ang ulo, no? Yan. And saan ba yung mga learning materials natin? Tingnan nyo po ito, yung mga group na yan. Tingnan nyo po yung featured and pinned post. Nandiyan po yung mga learning materials po natin. Meron po tayo dyang premium. Yan, premium course, which is mamaya pag-usapan natin. And yung mga free, mga free learning resources, mga video compilation ng mga nakaraan natin, mga webinars and other tutorials. Yan, nandiyan po yan sa ating, ano, sa ating dalawang yan, no? Okay, let's start. So, start muna tayo. Blue chips, no? Ayan. So, investing in blue chips, if you are a long-term investor who wants to grow your capital in a well-established and well-known business with proven track record, consider investing in blue chips. Ayan. They are considered as the highest quality stocks in a country. Ayan. Hindi man highest quality, eh talagang ano yan, kumbaga maraming nagtitiwala sa mga yan. Kasi they are the representative of an economy, di ba? Of the country's economy. Or talagang, kung di man, talagang maganda yung brand na yan, di ba? Sinong hindi nakakaalam kay Jollibee, no? Di ba lahat tayo, minsan nakakain na kay Jollibee. Yan. Pero pa bang hindi sa atin nakakain sa Jollibee? Siguro naman lahat na. Kung hindi ka nagja-Jollibee, Mang Inasal, sa kanila din po yan. Yung isang company lang po yan. Ano pa? May mga under ng Jollibee. Konti lang alam ko eh. Hapchan. Ano pa? Red Ribbon. Di ba? Yung mga yan, kanila po yan. Okay? So, yan. Masarap ang chicken joy nila. Yan. Di tayo nagpo-promote, ha? Pero sigurado ko na alam niya yan. Alam niya yan si Jollibee. Di ba? Pagdating yung mga common brand, for example, ano ba mga pagkain? Ano ang tawag dito? C2. Yan, C2. Diba? Yung C2 is ano, from JGS, which is listed also in stock market, no? Ayan, so alam nyo yung brand na yun, diba? Yan, they are well known. O, iniinom nyo yan. Ano pa?
McDonald's, no? McDonald's is Golden Arches under AGI, Alliance Global Group Incorporation, no? Ayan. So naririnig niyo yung mga brand na yan, ginagamit niyo, kinakain niyo. Siguro naman, lahat kayo may kuryente, Meralco. Lahat kayo may connection, may ano, may internet, no? Either Globe, Smart, or PLDT. O Globe and PLDT are listed in stock market. Also Converge, no? So blue chips, madali silang makita kasi kilalang kilala yung mga yan, no? Hindi na natin kailangang ano, pag-usapan. Ay, hindi ko pa naririnig yung brand na yan, no. Talagang ano yan, considered as ano, as well-known. Yan. So ano ba yung blue chip stocks? Yan. Pag-usapan natin. So a blue chip stock is a nationally or internationally recognized. Bakit nationally? Kasi sa isang bansa, for example sa Pilipinas, kilalang kilala Meralco, no? Ayan. Pero sa ibang bansa hindi kilala. Okay? So magbibigay tayo ng internationally recognized na blue chip. Example Apple. Yan. Sa US yan nakalista yung Apple, no? Sa US yan listed. Okay, sa New York Stock Exchange. Yan, Apple. Diba? So, alam nyo yun, may iPhone. Nakakita na kayo ng iPhone. Or meron kayong iPhone. Ano pang isang internationally recognized na blue chip? Microsoft. Siguro naman, kung may PC kayo, may laptop, ang inyong OS or operating system is Windows from Microsoft. Diba? O, di McDonald's. Internationally recognized brand yan. Diba? Ayun. Tuloy natin, well-established. Sabihin talagang, kumbaga, kita nyo na yan, alam nyo na yan na, ano, na matibay yung brand na yan. In the next 10 years, nandyan yan. In the next 20 years, naniniwala kayo na nandyan pa yan. Hindi pa yan mawawala. And financially sound company. Yan. Ibig sabihin, magandang kanilang earnings. Kumikita, alam mo yung negosyo nila, kumikita. That is publicly traded. So, ibig sabihin ng publicly traded, nandun sila sa stock exchange. In case of Jollibee, nasa Philippine Stock Exchange yan. Yung mga binabanggit natin mga companies are listed in Philippine Stock Exchange. Yan. Blue chips generally sell high quality, widely accepted products and services. So may services, no? Like Meralco. Service niyan is, of course, electricity. And Converge, no? Internet. PLDT is telecommunication. Diba? Yan. The name blue chip comes from the game of poker. So, which the blue chips have the highest value. So, noon, kasi tinawag yan na blue chips kasi may mga stocks noon na $200. Sa US, no? $200 pataas. Yan. So, may mga ganon. So, sila yung highest value. Okay? Pero, ngayon, hindi na porket mababa yung price ng blue chip, no? Ngayon, kinoconsidered na blue chip yung stock kapag well-known na siya. Yan, highest and representative of an economy and, ayan na, nationally recognized. Diba? Yan. So, eto pa. Blue chips are characterized by large market capitalization. Yan, ano yun? Mamaya, what a word. Ano yan? Okay, a listing on a major stock exchange and a history of reliable growth and dividend payments. Kahapon pinag-usapan natin yung dividend payments, 'di ba? So dividend, investing in REITs. Okay. So growth. Papansin niyo dito, ito ang stock na to, this is SM, SM Investments. O, 'di ba? Lahat tayo nakapunta na sa mall ng SM, 'di ba? Yan. So makikita natin dito na growth. Tingnan niyo yung presyo niya. Mula, ang pinaka-lowest price niya is 88. Ngayon, umaabot na siya ng 800. Yan, 896. Diba? So, kailan to? 2008. Diba? Mga ganyan lang ang presyo niya, less than 100 pesos nung mga 2005. Pero ngayon, 800 na. Diba? So, meron siyang growth. Ibig sabihin, kung nakabili ka sa time na to, sabihin natin 10,000 pesos mo, naging, ilan yun? Naging, may inaw sa mate. So sabi natin nabili mo sa ano, no? Sa 100 pesos. Ayan, yung 10,000 mo, pagdating niya ng umabot sa 1,000, is 100,000 na. Diba? From 10,000 pesos investment. Narating niya noong 2018, umabot yan dito. Okay? Sa 1,000. Ayan. Okay? So may growth.
tumataas yung presyo. Although may fluctuations, ha. Yan. Mamaya pag-usapan natin bakit gumagalaw yung presyo niya. They are seen as relatively safe investments with proven track record of success and stable growth. Although blue chips are reliably stable, they are unlikely to generate the same returns as potentially riskier investments. No? Anong example ng potentially riskier investment? For example, Bitcoin, yung mga ganun, no? Exponential yung pagtaas, talagang ano, sobrang ganun. Parabolic ang tawag doon. Other risky investments are third liner stocks, no? Sige, mamaya papakita tayo yung mga examples niyan. Pero generally, stable sila, no? Stable yung kanilang growth. Ayan. And pag sinabi natin blue chips, no? Ano yan? Kumbaga, tawag, category ng mga stocks, no? So, hindi lahat ng mga listed, hindi lahat ng mga nasa PSE ay composite ay blue chips, no? Hindi lahat ng blue chips, hindi lahat ng blue chips ay nasa PSE ay composite. Merong blue chips kasi status nga siya, di ba? Like, for example, GMA 7. Siguro naman nakapanood na kayo ng palabas nila, di ba? Isa sa mga palabas nila or one time, di ba? Blue chips yon. Pero, ano yon? Kumbaga, hindi siya kasama sa 30. At ano ba yon? Ito yung 30 na yun, no? Mga companies na listed dyan. Okay? Sa Philippine Stock Exchange. Na they are considered as PSEI composite. Ayan. Pag sinabi natin PSEI composite, meron kasing ano index na tinatawag yung Philippines. Ito yung 30 na nagpapa-under sa index na yon. Ayan, ito yung mga kasama dyan. So, wala yung GMA 7, di ba? Okay. So, although blue chips yon. Pero for the sake of, ito lang ha, for the sake of our, ano lang, kumbaga, community na lang. Sabi natin ganyan. Community is, pag sinabi namin blue chips, automatic itong 30 yun yung binabanggit namin. Okay. Pag wala dito, ang tawag namin second liner or third liner. Ayun. So, ano lang namin yon sa TFT. No? Para madali kasi, madaling tandaan eh, no? Blue chips. O, ito yung 30. Ayan. Ganun lang namin yung ina-example. Ayan. So, ano yung mga example ng mga blue chips? O, ayan. Ayala. Ayala Corporation. Yung kanyang, Ayala Land. No? Part ng conglomerate. Yan, SM Prime Holdings and meron ding SM Investments Corporation, so magkakaiba yan pero parehong SM. Yan. Meron din Emperador, siguro naman nakainom na kayo niyan. Jollibee, no? Oh, walang pangalan pero alam niyo Jollibee yan. Oh, Monde is part of Blue Chips. Ayan, PLDT, Globe, Converge. Yan. Meralco. Yan. Ito medyo, narinig nyo na ba ito? Semirara. Siguro mga familiar dito or ano, no? Or mga traders na, no? Nag-invest. Pero malaki yan. Siguro hindi lang alam ng karamihan, no? May mga ganyan pa rin. Kasi mga ano to mga services ito, no? Aboiti, siguro hindi gaanong familiar yan. Lalo sa mga bata, no? Hindi nila alam yan. O ito. Pero mga malalaki yan. I guarantee you, malaking mga kumpanya yan. They earn billions of pesos. Yan. Every quarter. So, alam natin, no? Na ano sila talagang staple. Ayan. Bakit ka ba mag-invest sa blue chips? Ayan. Meron tayong dalawang reason, no? Number one. Okay. Inflation. So, makikita nyo dito, pag sinabi natin inflation, it is the rise of the prices of goods and services. Includes food, transportation, clothing, housing, and etc. On average, the purchasing power of peso diminishes at 3.01 per year. Yan, 3.01%. Depende, may mga times na mataas ang inflation. So, tumataas, nagbabago ito, ha? Pero average yan. Okay. So, ikita nyo dito, 2001, yung 500, ito to. Yan. Ito yung nabibili. Pero after 20 years, ito na lang, isang sabon na lang, tapos conditioner. No? Pero kung nakabili kayo, like for example, itong stock na to, no? Ayala Corporation. Kung susukating niya mula 2001 hanggang same period, 2021, that's 325% growth in the same period. Yan. Okay?
or 16.25% per annum. So divide mo lang ito by 20, no? So after 20 years, yung growth mo is 16.25. So tinatala mo yung 3.01% na inflation on average, di ba? Although, ayan nga, nagpa-fluctuate, bumababa, tumataas, pero kasi nga growth yan, at alam mo yung Ayala is a premium company, di ba? Kikita mo, dumadami ng dumadami yung malls nila, tapos meron pa silang mga ibang investments, like investments sa energy, and real estate. So, alam mo na ano sila, na talagang magandang kumpanya. So, tinalo mo yung inflation, no? So, yung pera mo, hindi siya nag-stay na ano, na as is. Diba? Lumaki yung value ng pera. Okay. Another reason is, eto. Siguro itong isa sa mga pinaka-favorite kong ano, investing quote, no? Yan. Ano yan? Okay. Si Warren Buffett daw, no? Yan, si Warren Buffett. Yung kanyang net worth, nakuha niya yung kanyang ano, 1 billion at the age of 56. Pero nag-start siya investing at 14. Ayun, ngayon, at the age of 87, 86 billion na yung kanyang net worth, no? Yan. Dollars, ito ha, dollars. Billion. Yan. Sabi ni Ayala Raya, when you invest, you are buying a day that you don't have to work. Yan. Kaya naman, gusto natin mag-invest kasi pagdating ng retirement natin, eh gusto natin meron tayong makukubra, no? Ayan. Eh, hindi lang pension. Kasi pension natin, hindi ko alam ha. Hindi ako happy sa pension. Maliit yun. Pero kung kaya mo mag-invest and marunong ka, kung alam mo yung gagawin mo, then you can definitely grow your money. Okay? The way that you can, you don't have to work in the future. So maraming ano, isa pa rin ang stock sa pinaka maraming pinayaman na tao. Yan pa rin ang isa sa mga pinaka solid na investment vehicle, especially sa Philippines, no? Yan, maraming ano, maraming yumaman nung time 2018, ang dami talagang ano, daming lang doon nag-peak yung market, ang daming mayaman, no? Time na 'yon. Ngayon nasa babaeng market, so I think it's a good time to buy stocks during this period, no? Habang mababa. Yan. Okay? So, characteristics of blue chips, sa isa natin na, paano natin masasabi na blue chip yung isang stock? Okay? So, well-known brand. Although marami ito, apat na ibibigay ko. Well-known brand. Almost everybody recognizes the name. Yan. And the company's brand. Its logo. Diba? Pag nakita nyo, BDO, BDO na yan. Yan na yung logo niya. No? Yan. Everybody knows what is their business. Diba? Jollibee pagkain. Madali talagang malaman kasi nga well-known talaga sila. Everybody knows Jollibee is a well-known fast food along with its iconic Chicken Joy. Diba? Pag narinig mo pa lang yung Jollibee, ang unang may isip yung Chicken Joy. O kaya naman yung mukha ni Jollibee. Yan. Another example is ito, no, yung dalawang bank. Yan. Sino sa tingin nyo yung blue chips? Yun yung blue chips dyan sa dalawa. Yan. So, yan, type nyo nga na natin. Ay, may delay nga pala ito, no? Baka matagal lang kayo mag-type. Yan. So, automatic, ang ano dyan, ang blue chips dyan ay yung BDO. Diba? Isa yan sa pinakamalalaki. Kung di man, siya na yung pinakamalaking bangko sa Pinas. No? Yan. BDO is a much more known bank than City-State Savings. Both are listed in Philippine Stock Exchange. So, mas stable itong BDO, alam mo, diba? Yan. And like, eto, stable naman, no? Hindi naman natin ina-undermine yung bank na to, City State. Actually, may bangko na ito malapit sa amin, no? Pero kumbaga, kung sa ano lang, sa stability, of course, BDO pa rin, no? Yan. Okay, tiwala ka and alam mong safe, diba? Yan. Okay? Yung blue daw, sabi ni Sir Rance. Yan. Okay. So, another characteristic is large market capitalization. Ano ba yung market cap? Yan, na tinatawag. Sa mga baguhan po, ang market cap ay kinocompute by multiplying the number of shares with the market price. So, medyo advanced na yun, no? Okay. Ano yun? Number of shares. Ilang shares meron na itong SM? Ilan yung binibenta nila yung umiikot sa market na shares?
times yung price nila, which is eto ngayon, no? Ang price niya ngayon nakalagay dito is 896. So, ang kanya market cap is 1.09 trillion. Trillion. Okay? Trillion peso. Malaki yung kanya market cap. Malaki yung market cap niya. Unlike ito na hindi kilala, no? Hindi ito kilalang company, which is Premier Horizon, PHA, sa kanyang ticker. Ang market niya, market cap niya ay 909 million. Ayun. Okay? So, malayo-malayo, no? Butal lang. Butal lang yan. Ng ano, na itong SM. Yan. So, ano bang ibig sabihin kasi ng market cap? Para saan ba yan? Well, kung gusto mo malaman kung sino yung mga stocks na maganda, tingnan mo yung market cap. Kapag malaki yung market cap, palatandaan na yan na pwede. Although, may mga malalaking market cap pero illiquid, no? Saka natin pag-uusapan niya. May example ako dyan. Pero eto muna, no? Kapag malaki, eh, general rule, ano yan? Stable yan. Parang ganon. Maraming nag-i-invest. Yan. Rule of thumb. Pero may mga exception, ha? Sige, mamaya bibigyan natin yung exception. Market cap is often used to determine company's size and evaluates company's financial performance to other companies of various sizes. Thus, large market cap means that the business is valued among investors. Ibig sabihin, pag malaki yung market cap, maraming nag-i-invest. Kaya nga ito may growth kasi maraming nag-i-invest sa SM. SM market cap is much, much bigger than a lesser-known company, which is ito, Premier Horizon Alliance Corporation, PHA. Ayan. So, technical na to, no? Ayan. Ay, kung baguhan kayo at gusto niyo matutunan to, well, kailangan niyo talaga mag-aral, no? Number 3, growth potential, 'di ba? Blue chips tend to have reliable business performances and sustained earnings growth potential, which is also reflected in the stock's price. Yan. Kapag yung earnings ay pataas ng pataas, talagang yung company kumikita, nakikita mo may growth, then siyempre, yung price ng stock tumataas din. Reflection yon, di ba? May mga times na bumababa yung price, pero in general, ayun o, pataas. This is Ayala Land, no? Makikita nyo nung 1991, ay ito, nasa, ano lang yan, nasa 2 pesos. 2 to 3 pesos lang yung price niya, no? Ayan, pero pagdating ngayon, umabot yan nung ano, nung 2019 na ito, no? Na nag 53 pesos. So imagine mo yung 2 pisong naging 53. O kung may 100,000 na investment ka, pahala na kayo sa math. Naging 53 pesos per share. Ayun. Pahala na kayo mag-multiply. Okay? So ayan, ito yung kanyang performance. So makikita nyo overall, yan, mula 1991 hanggang 2004, tumaas talaga yung price. So, may growth. Kasi yung earnings niya is tumataas din. Yan. Okay. Marami yan. Marami mga growth. Like, Jollibee, di ba? Pataas ng pataas yung price niya. Napakita ko na ba yung Jollibee? Example. Wala pa, no? Ayan. Ah, wala pa. Sige, susunod yan. Okay, number 4, characteristic is liquidity. Okay. Bakit importante itong liquidity? Ganito yan. May mga blue chips, no? Ito, tulad nito. Sabi ko nga, malaki yung market cap. Ito, 566 billion. Malaki yan. Okay, yung market cap. Pero, ang trades niya, eh, 6, oh. Kita nyo to. 6 lang yun. Sabihin na lang natin, 6 na tao yung nag-buy and sell. Sabihin na lang natin ganon. Simplest explanation, oh. Ayan. Tapos, ang bentahan lang nung araw na yun, 148,000 pesos lang. Ikumpara mo yan sa, ito, 180 million na nagpalitan. Sabihin na lang natin 1,760 na tao yung nagbentahan, nagpalitan. Although hindi tao, ah, hindi ano. Mga transactions. Yan, ganyang karaming transactions nung time na yan. Yung volume is, ayan, oh, 202 million. Ah, sorry, 202,000 na shares. Unlike ito, 170 shares lang. O, di ba? Ang layo. Ang layo-layo ng, ano, ng transaction. So, ito yung sinasabi ko kaninang example na
malaki yung market cap pero mababa yung liquidity. So sa dalawang ito, SM yan. SM yung blue chips yan. Blue chips are heavily traded compared to second liner and third liner. So pag sinabi nating second liner, isabihin na lang natin na lahat ng mga stocks na hindi kasama sa blue chips are second or third liner. Ayan. Kapag third liner, ito yung mga considered as mababa talaga yung market cap, less than 5 billion pesos. Ganon. Or less, no? And ano lang sila? Kumbaga, mababa talaga, okay? Hindi kilala yung mga brand nila. Ayan. Ano pa? And paano pa ba? Third liner. Tawag namin dito kasi mga basura stocks, no? Hindi dahil wala silang value, kundi talagang ano lang, mababa talaga yung value. Like may mga penny stocks, kung naririnig nyo, penny stocks, kasi cents lang yung value nila. Diba? Ayan. So, masyadong volatile, masyadong malikot yung presyo. Ayan. Unlike blue chips, kung may 1 million ka, kaya mo ilabas agad, no? Yung pera mo. Ayan. High liquidity means buying... many are buying and selling the stocks. Madami. If you own a blue chip, you can sell your stocks without affecting the market's price that much. So, ayun nga, kung gusto mo ilabas, may 1 million pesos ka na pinasok, gusto mo ilabas, hindi halos yan mararamdaman dito sa SM. Whereas, kasi nga malaki, ang daming nagtitrade, no? Whereas kapag dito, kung gusto mo ibenta, ilabas yung 1 million mo, eh talagang makikita mo sa chart, guguhit yan. Yan. Yung chart, babagsak ng ano, yun, mamumula yung chart. Okay? Yun yung difference nila ng dalawa. No? Yung non-blue chips versus blue chips. Yung kanilang liquidity. Ayan. So, madami pa yan, pero mababanggit ko na lang mamaya. Ito lang yung pinaka-common. No? Bakit ba tumataas at bumababa yung price ng isang blue chip? O, ito yung isang example. No? Ayan. Tingnan nyo yung Jollibee dyan. Okay? Ayan. So, marami siyang ano, no? Maraming events na nilagay ako dito. Okay. So, nung recession, kung natatandaan nyo, 2008, o yung mga bata pa dyan, hindi pa, ano, nakaranas po kami ng recession nung 2008, no? Yan. Nagkaroon ng, ano, housing bubble burst. Yan. Yung subprime crisis, yon. So, 2008, bumagsak, alos lahat ng mga blue chips. Yan. Mga stocks, talagang nagsibagsakan yan. Bumagsak yung presyo, di ba? Pero yung company ba nagsara yung Jollibee? Hindi. Naapektuhan ba yung kanilang mga lasa ng Chicken Joy? Nagsasara ba sila ng mga store? Hindi. Hindi naman. Okay. Naano lang talaga. Kumbaga nadamay lang. Kasi tawag doon is market sentiment. No? Pababa lahat eh. Yan. So nang nag-recover na, 2010, 2000, ano, 2009, 2010, hanggang 2019. No? Yan. Ito, I think this is 2017. Lower than expected income. So, yung income ng Jollibee is mas mababa kaysa sa inaasahan sa bumagsak. Ayun. So, this is a company performance. O, nung tumaas yung inflation, eto, bumagsak. Oh. Yan, bumagsak siya. Pero hindi ganon. Tapos, nung nag-open sila, madaming store. Ayan, tumataas. No? Pero nung may in-acquire silang isang company na patalo, which is yung Coffee Bean and Tea Leaf, bumagsak. Yan, eh nag-acquire pa sila ng mga ibang patalong company, mga palugi. So, kaya bumagsak. Tapos nag-pandemic, ayun. So, nung pandemic, sumadsad talaga yung price. Yan. Pero nakabawi naman ngayon. Ang price yata ng Jollibee ngayon is malapit na sa 260 pesos. Yan. Pero papansin mo, nung time na yon, ay ano, less than 20 pesos lang yan, no, yung Jollibee. Kung nabili mo sa mga taong, siguro 2001 ito, no? Ayun. Eh, nag-times 10 yung pera mo kung sa ngayon, di ba? Something like that. Times 10 times 15. Okay. Yan. So, ano mga nakaka-apekto? Ito, basahin na lang natin. Oh. General market condition. When PSEI is up, blue chips are likely to go up as well. So, yung PSEI, yung general indicator natin ng market, tumataas ba yung stock market natin? Kung tumataas, dadamay din generally yung mga blue chips. Diba? Pero kapag pababa yung stock market, generally din bumabagsak. So tulad nito, no? Yan. Economic cycles. Some sectors will be strong or weak depending on economic cycle. For example, last year,
sobrang lakas ng mga banks. Okay? Kasi nasa ano tayo, nasa high interest rates environment. Ibig sabihin yung interest rates, 'di ba, mataas, mahal mangutang ngayon. So nakikinabang doon yung mga bangko. Okay? Sinong bagsak? Yung mga properties, yung mga Ayala Land, SMPH, Mega World, nagsibagsakan yung mga 'yon. 'Di ba? Eh bakit? Kasi 'yun yung economic cycle, 'di ba? So depende sa economic cycle. So kailangan alam nyo 'to. 'Di ba? Hindi basta-basta bili ng bili. Pwede kang bumili pag alam mo ano, kapag alam mong mababa, 'di ba? Eh pag alam mong mataas, syempre titingnan mo lang, 'no? Pag medyo alam mong mataas, medyo alanganin kang bumili. Eh di wag, 'no? Ita-timing mo din kahit papaano. Mamaya babanggitin natin yung paano ba tina-timing. Rebalancing events. O ito. This is advanced, no? Para sa mga nagtitrade. Kung ngayon nyo lang ito narinig, basic lang natin, no? Yung PSEI kasi, 30 yung companies niyan. Hindi yan lumalagpas sa 30. Okay? And binabago yan. May mga companies na nag-underperform, tinatanggal. May mga companies na magandang performance pero hindi pa kasama sa PSEI, so nilalagay. Yung mga tinatawag nating second liners kanina, pwede silang maging blue chips, maging PSEI composite, no? Ginagalawat, binabago yung index once every 6 months, February and August. Ayan. So, inaaral yon. And kung gusto mong pagkakitaan yon, well, dapat alam mo yung mga mechanics. And kung paano i-execute. Yan. Meron ding mga MSCI. Yan. This is foreign. Ito. And FTSE are rebalancing events that move blue chips. Pag may tinanggal, ito lang yung ano dyan. Ha? Ito yung general rule. Kapag may papasok sa index, tataas yung blue chip na yon. Kapag may tatanggalin, babagsak yung blue chip na yon. O, ganun yung general rule. Okay? So, rebalancing events. Okay. Parte ito ng ano ng course natin, no, tinuturo namin ito. And since this is advanced, talagang may session talaga yan na uupuan. Okay. So hindi ko maituturo ito ngayon na on the spot kasi 2 hours ito tinuturo ni Sir Mark. Yan. Lastly, individual company performance. So pag yung kumpanya medyo pangit yung performance niya, babagsak yon, di ba? Babagsak talaga siya. Whereas kapag maganda yung performance niya, pwede aangat, no? Tulad nito, no? Ito yung Jollibee, nag-miss yung kanyang earnings. Yan. So, pangit yung performance niya, bumagsak siya, no? Ayan. Although in long term, pataas pa rin naman yung price. Ayan. So, yan yung mga ibang ilan sa mga factors. Pag may hindi ako nabanggit na dyan naman si Sir Mark and si Sir Sok, no? Tandaan natin na blue chips are not risk-free. Okay? Ibig sabihin, hindi porket blue chips, pataas na lang. No? Hindi lahat. Hindi lahat ng blue chips ay pare-pareho. The price of a blue chip may underperform under certain conditions. One must understand that timing is crucial in investing. Tatandaan nyo yan, ha? Hindi kayo basta-basta na bili lang ng bili. Inaaral talaga yan, no? Yan. And choosing the right blue chip is an investor's due diligence. Pipiliin mo, kailangan mong mamili ng magandang blue chips. Kasi may mga blue chips na under, ano no, under performance. Like for example, ito. Underperforming rather. Ito no, ABS-CBN. Dati yung blue chip. Okay? Dati yung PSEI composite. Although blue chip pa naman. Yan. Ibig lang sabihin di ba? Alam nyo yung kwento nito no? Kaya yan bumagsak from ito, 68 pesos. Hanggang ngayon, magkano na lang siya? Oh? 4.58 pesos na lang. Diba? So alam nyo na naka-apekto yung politics, no? Yung sinong nakaupong presidente, diba? Yung mga naging kalaban nila sa kanilang, ano, kanilang operation. Yan, di ko na, ano, wala tayong pakialam kung anong-ano nyo, no? Kung ano yung mga political ideology or ano. So, wag natin pag-usapan yon. Pero alam natin na ano nangyari. So, from that, talagang bumagsak yan. Simula nung nagsara siya, natanggalan sila ng franchise, talagang sumadsad yung price ng stock.
yan. So dati yung PSEI composite, no? 2008 to 2009, then 2010 to 11 then tinanggal. Okay. So hindi ano, hindi porket blue chips eh wala nang risk. Okay, kailangan mo mamili ng magandang blue chips. Yan. Kasi nga not all blue chips are created equal. Uy. Some blue chips will be laggard. Ibig sabihin ng laggard, mabagal. While others will exhibit growth. Ikumpara niyo ito ha, yung galaw ng BDO. Ito yun, no? BDO, no? Ayan, sa galaw na itong LTG. Yung LTG, halos ganyan-ganyan lang, no? Although may mga times na may growth cycle siya, ayan, no? Di ba? Pero hindi siya katulad ng BDO, no? Na from ito, yung lowest niya is 16, naging 151. Ito, ano lang, parang ito, time na to, hindi pa siya considered as blues nung mga time na to, no? Ayan. Pero, ano talaga, kumbaga, ang tagal niyang hindi gumagalaw, di ba? Ilang years na. From 2013 to 2024, no? Yung kanyang performance is, ano, pababa. Unlike ito, 2013, same period, 2013, o hanggang ngayon, pataas. So, may mga laggard. And again, babalikan niyo yung mga conditions, no? Yan, yung mga factors na to, bakit siya bumababa at tumahangat. Ayan. Okay? Ano bang blue chips ang gusto mong bilhin? O, kailangan, alam mo kung ano yung ano, inaaral mo siya, no? Like, eto may example, no? May mga stocks or blue chips na nagbibigay ng dividend. Like Meralco, o tingnan nyo, nag-highest price na siyang kamakailan lang. Oh. Diba? Yan. Kung gusto nyo na, depende kasi, no? Depende sa inyong investment objectives. Ito yung tanong nyo sa sarili nyo. Do you like to invest in dividend-paying blues? Ano yung mga dividend-paying blues? Meralco, ano pa yung isa? Semirara, DMC, LTG, Lusotan, ayun. Nagbibigay ng dividends. Okay? O gusto mo naman ba? So, pag nagbibigay ng dividends, medyo inaasahan mo yung passive income lang, no? Yan. PLDT. Malaki din magbigay ng dividends yan. Okay? Or gusto mo naman magbigay ng ano, or mag-invest sa mga stocks na mataas yung growth. Usually, yung mga matataas yung growth, mababa yung dividends niyan. For example, yung BDO, nasa 80 cents lang yung dividends niyan per quarter. Diba? Unlike ito. Pagkano dividends na ito, 15 pesos, ganoon. So, malayo, no? Ayan. Tama ba ako? 15 or 5 pesos, sabihin natin ganoon. 5 pesos. Diba? Ayan. And, depende kasi, maraming ang blue chips, eh, iba-iba, eh. So, makaka-apekto yan sa portfolio mo kung paano mo siya i-handle, no? Kung paano ka mamimili ng mga stocks at i-design sa portfolio. You have to design your portfolio based on your objectives, no? Investment objectives and risk profile. Ayan. So, kung gusto mo ng stable na stock, ayan, edi dividends, no? Pwede. Diyan ka na lang mabuhay sa dividends. No? Kung gusto mo naman ng growth, pili ka ng mga stocks na may potential for growth. So, paano mo malalaman na may potential for growth? Well, ito yung mga kailangan mo na ilagay sa iyong studies. Okay? Yan. Sa isa-isa natin, technical analysis. Technical analysis tells you when to buy and when to sell. Okay? Kailan ka bibili at kailan ka magbibenta. So, pag tinignan nyo yung chart, of course, magandang bumili pag mababa, no? At magandang magbenta kapag mataas. Okay? Yun yung general, ano dyan, general rule. Okay? Fundamental analysis is what to buy. Paano mo malalaman na magkakaroon ng growth yan katulad nito? Yan. So, inaaral yon, okay? Malalaman mo yan using fundamental analysis. Macroeconomics, di ba? Pinag-usapan natin kanina na minsan may mga cycles, may mga economic cycles, may mga business cycles. Yan. Ano ba yung nagda-drive sa market? Di ba? Yung interest rates, yung inflation, yung presyo ng langis, ano bang epekto noon sa presyo ng stock? Yan. So, kailangan, alam mo din ito.
And lastly, sabi nga hindi lahat ng blue chips ay pare-pareho. 'Di ba? Tulad nito. So ayaw mong makarating dito, no? Sa part na nag-invest ka pero ayun, talagang bumagsak ng bumagsak, no? Ayaw mong mangyari yan sa iyo. So kailangan alam mo din protektahan ang iyong capital. Okay? Ang tawag diyan is risk management. Okay? So ito 'yon. Sa technical analysis, isa-isahin natin itong mga 'to, ha. Sa technical analysis, kailangan yung matutunan kung paano magbasa ng chart. So this is a price chart. Nandito sa kaliwa, rather kanan yung presyo, nandito yung time, yung araw, no? Yan. So tumataas ba or bumababa? O, pag alam mong mataas, syempre ingat-ingat sa pagbili. Diba? Pag alam mong mababa, pwede consider investing, especially kung maganda naman yung company. Okay? O, price chart, kasama din dyan yung mga indicators. Itong mga linya-linya na to, they are significant. They say something about the price. Yan. Lastly is volume, no? Ito. Gusto nating makita na maraming investors sa loob. Okay. Fundamental analysis, ito nga, paano mo malalaman kung maganda yung kumpanya? Well, tingnan mo yung kanilang financial statements. Malaki ba yung utang nila? Malaki ba yung tinatawag na debt to equity ratio? Ayan, kapag masyadong malaki yung utang, eh baka mahirapan yung company na magbayad. Eh paano sila magde-declare ng dividends? Di ba? Okay. May mga projects ba yung stock? So makikita mo yan sa mga disclosure. Yan. And company reports. Eto, tumataas ba yung ano? Tumataas ba yung income nila? So makikita mo yan dito. Okay. Ito naman yung macroeconomics, no? Yung macroeconomic data like inflation. Ito, yan. Presyo ng langis. Ano yung mga nagtutulak sa inflation? Yan. Anong sectors yung aangat? So, generally, kapag yung mataas yung interest rates, tumataas yung mga bangko. Okay? Bumabagsak yung mga properties. So, may mga leading sectors. Okay? Nung pandemic, ang naging leading sector is mining. Ang laki ng kinita namin sa mining stocks. Bakit? Kasi kailangan ng ano? Kailangan ng pera ng government. Di ba? Paano mo yung mga bagay na yan, yung mga idea na yan are studied. No? Hindi yan basta-basta na susulpot sa isip mo, ay bili tayo ng ganito, ay bili tayo ng ganyan. And kaya maraming nalulugi sa stock market kasi hindi nila alam ito. This will be your edge. Maniwala kayo sa akin. Matagal na ako nagtitrade. Okay. And marami ito lang ang tinuturo, no, yung chart. Tapos ito yung risk management. Yan, hindi nila tinuturo ano ba talaga, bakit ba umaangat? Bakit 'yan yung bibilin ko? Bakit maganda yung company na 'yan? Bakit aangat? Bakit babagsak? 'Di ba? Hindi nila sinasabi 'yan. Okay. Madali kasi ito. Sa totoo lang, ha, ito madali ito. Okay. Pero ito, medyo mahirap itong unawain. Well, kailangan nyo talaga mag-ano, kailangan nyo pag-aralan yan. Okay? And sa aming Discord community, ito lagi yung usapan, no? Yung macroeconomics, yung fundamental analysis, and technical analysis. Yan. So talagang binibigyan namin ito ng time and talagang hindi kami basta-basta na bibili ng stock na walang basis. Inuhulaan lang kung tataas or bababa. Kailangan may reason. Last is risk management. So, paano mo poprotektahan yung iyong capital? Katulad nun, yung sa ABS. Diba? Sino mag-aakala na magkakaganyan yan? Diba? Na papatanggalan ng franchise. So, hindi natin alam yon. Well, you have to properly manage your portfolio. So, kailangan, yan, yung allocation mo. Tapos bakit bibili ka ng ABS? So, depende yan sa iyong risk profile. And cut loss. Yan. Kailangan, kahit patalo yung stock, kailangan alam mo kung kailan ka lalabas. Hindi passive, no? Maraming mga portfolio, lalo yung mga nag-invest noong 2018 to 2018, talagang sabi nila, ganito pala. Pulang-pula yung mga portfolio nila. Bakit? Kasi hindi nila pinotektahan. Hindi nila alam ito mga to. Okay. So, kailangan alam nyo to.
and kami sa TFT sa aming aming community, apat 'yan, no. Meron kaming foundation which is macroeconomics. Yan. Meron kaming dalawang haligi which is fundamental analysis and technical analysis. And lastly, yung protection namin, yung bubong ng bahay is the risk management. So kung gusto niyo ng kumpletong approach, eh dapat alam niyo yung apat na 'yan. Okay? So paano ba mag-start? Start ka, well, kailangan mo mag-aral, no? Kailangan mo umattend ng mga seminars and trainings. For example, ito, no? Sa aking YouTube channel, meron mga playlist dyan. Meron mga libreng resources. Yan. Kung gusto nyo matuto ng technical analysis, magbasa ng chart, nandito yan. Okay? And, kung gusto nyo ng sa Facebook lang, ito, nandito, no? Sa dalawa naming Facebook page and group. Check nyo lang yung mga featured posts. Nandiyan yan, no? Yan. And pa-follow na rin ang aming ano, page. Yan. Maraming salamat sa mga nagpa-follow, ah. Yan. And ayan, may mga ano dyan, may mga learning materials dyan. And kung gusto nyo talagang ano, matuto, eh mag-invest kayo. Invest in knowledge. Yan. We invite you to join our Advanced Fundamental Trading course. Malapit na yan. January 13, Sabado, next week na yung start. Yan. So sa mga naka-enroll na, well, thank you po and magkikita na po tayo next week. Yan. Ano mga kasama sa course? Number one, market theories and macroeconomics. Itong dalawang to will tell you bakit umaangat ang market, no? Yan. And pwede mo na rin yung ano, gamitin para malaman mo kung sino mga stocks and sector yung aangat. Okay? So, kasama na din dyan yung index forecasting. Malalaman mo kung umaangat ba yung index. Aangat sa araw na to or babagsak. Yan. Si Sir Mark, araw-araw yan. Almost, no? Na nagpo-post kung anong mangyayari sa Philippine stock market. Aangat ba or babagsak. So, may mga ano yan. May mga studs. Kung gusto nyo mamili ng magandang stocks, anong stock ang maganda sa aking portfolio? Well, itong tatlo, no, financial statements, ratio analysis, and valuation. Ito yon para maintindihan nyo kung anong stock ba, bakit yan yung kailangang laman ng inyong portfolio. Ito yan. Okay? At itong dalawang ito, mga strategy na ito na pwede nyong pagkakitaan. Nabanggit natin kanina yung rebalancing, no? Yung may mga stocks na, yun nga, pinapalitan, tinatanggal sa mga indexes, ESEI, MSCI, and FTSE. Tinatanggal yan, meron tayo diyang laro. O, yung laro na yan, magandang laro yung kumikita ka na, di ba? Yan. So, kasama yan sa course natin, tinuturo namin dyan. And how to join this course? Well, puntahan nyo lang ito, no, yung ating Facebook group, tapos i-check nyo yung featured. Yan. Yung featured post, nandito yon yung, ano, yung course nakalagay dito kung paano mag-join. Mamaya isi-send ko yung link, no? Yan, maya-maya. Okay. Ito, another way to start is kailangan mo maghanap ng mentor. Yan. Sa community namin, may mga nagtutuloy for one year. So, they considered us, kami ni Sir Mark and Sir Sok, as mentors and coaches. Yan. Kasi yun naman talagang ginagawa namin. Tinuturo namin kung ano ba yung mga stocks and bakit ito. Yan. Bakit ito yung bibilin mo? Bakit yan? So, hindi kami nanguhula. Yan. Meron talaga mga basis. And lastly is to execute. Never test a depth of water with both feet. Invest what you can afford to lose and what you don't know, don't touch. Yan. Kailangan mo mamili ng broker, no? Yan. So, merong to Trade Asia. Yan. And to open an account sa Call Financial. Yan. Nandito lang yan. Meron din yan kung may Gcash kayo. Gcash. Yan. Buksan nyo yung inyong Gcash at meron yan Gstocks PH. Lastly, ito, no? Yan. Sa MyTrade, yan. Ito yung mga kilala kong mga brokers. Marami pa yan. Like, PhilStocks. May mga kaibigan tayo yan. Sampa sa Utrade. Yan. Okay, pero kailangan mo mamili para makapag-start ka, makapag-invest sa mga blue chips. Yan. And pwedeng, ano, sa 2Trade Asia, meron silang tinatawag na thematic baskets. So kung meron kang pera and hindi mo alam kung anong bibilin, well, eto na yon, madali lang yan. Pumili ka lang ng isang basket. And meron dyan blue chips. Eto, no?
Yan. Pwede mong piliin yan. Andiyan na yung mga blue chips na tingin namin, eh, tingin nila, rather. Inaral to ni 2Trade, no? Yan. Tingin nila, eh, the best na laman ng inyong portfolio. Yan. Kasi undervalued, so may potential na tumaas, mababa lang talaga yung price ngayon kasi hindi maganda yung market. Pero in the future, alam nila na, no, na tataas. So, nandito yun. Okay? So, invest like a pro. Yan. Diversify your investments. Hindi isang blue chip lang, no, ang ilalagay mo. Yan. So, para maka-start ka sa 2Trade, eh, download the app. Yan. Start by scanning the code for Android. Yan. And for iOS, ito naman yung inyong e-scan. Ayan. Pwede yung screenshot, no? O, ito. Android, screenshot nyo na. Then, scan the code. Then, ito, iOS. Yan, scan the code. Yan. If you want to learn more, yan, managing your portfolio, selecting the best stocks, iba't ibang mga strategy, and gusto nyo maunawaan yung general market, ano ba yung stock market, ano ba yan, growing your investments objectively, and complete investment approach. Ito yung sinasabi namin na complete investment. Hindi lang puro technicals, hindi lang fundamentals, hindi lang psychology lahat, no? Yan, ito yon. Ito yung kompleto, no? Yan. Eh, join na kayo dito, no? Sa aming Facebook group, TFT Institute, and Facebook page. Rather, baligtad. Facebook page, TFT Institute, and Facebook group, Philippine Stock Market Analytics. At i-check nyo yung featured or pinned post para sa ating Advanced Fundamental Trading course. Ayan, maraming salamat po. Ayan. Sir Mark, nandiyan ka ba? Nandiyan ka ba? Yes, ano naman. Dinig mo ako? Yes. Isesend ko lang yung ano, yung link sa ating ano, no? Sa ating course. Yan. Kung interested kayo mag-enroll sa course, eh, ito po ang link. Kala nga. Yun. Sige, habang nag-announcement, nag-propose ka ng ano ng link, meron lang akong announcement para sa mga PTS members, no? Yeah. Ayan, so para sa PTS members, yun, bukas meron tayong 2024 market outlook. Pag-usapan natin yung ating mga sector picks, including yung mga stock picks natin for 2024. At saka kung ano yung general sentiment natin for the whole year. So, and since generous tayo, no, isama na natin yung lahat ng nag-enroll sa FA course para may magandang opening practice na rin para sa ating bagong domain. Yan yung para sa, kasi yung domain natin, binago natin, di ba? So, practice natin para sa next session by next week. So, makabisado na nila kung paano gamitin yung platform natin. So, yun lang. And congrats sa mga nag-enroll sa FA. Yeah. May ito tayong libre na bonus na session para bukas. Ano ba yung market outlook na yan? Ano mga pinag-usapan natin dyan, Sir Mark? Ah, gusto mo bang in-ex ko na? Teka. Diba, pwede para lang alam ng konti. Ano, yan, ganyan. Yan. Oo. Na, oh, lagi natin pinag-uusapan yung mga economic data kasi yun yung driver. Plus, pinag-uusapan din natin yung kasi kung saan pupunta ang general index. Eh di, since we are blue chip trader, no? Personally, we are blue chip trader plus priority natin yung blue chips stock na i-trade. Kasi sabi nila pang ito, ang blue chips, mabagal. Well, oo, mabagal siya. Maliit kung umangat para sa mga maliliit ang portfolio. Pero kung malaki ang portfolio mo, yun ang kailangan mo. Maliit umangat or maliit bumagsak. Pero kaya mo hong ilagay yung buong liquidity mo. Let's say you have 10 million, kayang-kaya ng blue chip yan. No? Eh, pero kung ilagay mo sa basura yan, pwedeng kaya sa unang pasok. Pero paglabas, pwedeng hindi mo mailabas ng maayos. And then volatile, pwedeng everyday, loss ka ng 10% or gain ng 10%. Siyempre, kung wealth preservation ang target mo, eh, blue chip talaga ang the best. No? And hindi totoong mabagal yan. Imagine JFC from October last year up to now, 20% up. No? So kung ilagay mo yung 10 million mo doon, 20% up. So malaki na ang gain mo, di ba? At kayang ilagay lahat. Unlike sa mga basura stocks or second liner, hindi kayang i-absorb. But plus, pag in-observe mo ngayon yung index, medyo ang volume niya
4 billion, 5 billion. Tapos pag chinek mo kung sino yung most active, mga 10 blue chip lang eh. The rest, mga 50M na below, may 10M. Pero lilima lang or apat lang yung umaabot ng 300M, 400M. Kaya, follow the money. Kung nasa ng pera ng mga institution, dapat nandun ka rin. At sa blue chips lang nangyayari yon. Okay? At last time, pinag-usapan natin, sabi natin, 2021, out muna sa market. Eh, ano ba nangyari sa market ng buong 2021? Bagsak, di ba? 2022, sabi natin, sideways na. Range trade na. So, kumita tayo sa range trade ngayon. Last 2021, nakaligtas tayo sa sunog kasi hindi tayo nag-invest or nag-trade. Pero mayroong konti, mga capitulation play at saka relief rally. Pero ngayon, 2024, oh naman, kahit bear market or bull market press, kumikita yan. Pero ngayon, 2024, eh, malalaman natin bukas. Yun. At alam mo, hindi pa nag-i-start ng 2024. Alam ko, happy na lahat yung mga kasama natin. Kasi green lahat ng portfolio nila. Oh. Yan, kaway-kaway sa mga ano, sa mga nasa PTS dyan. Green banging yung portfolio. Kamusta naman? Maliba na lang siguro yung mga, yung mga nakasama natin na talagang matagal lang naipit yung portfolio nung ano pa, tapos hindi pa rin nila mabitawan na. Siguro yun. Pero yung mga bagong nag-invest lang, tapos ano, nakabawi na. Yan. Bawi na ng tuition, sabi nga nila. Yan. So, imbis na ipasok. Parang bibihira yung mga picks natin na sumablay, no? May ilan lang. Pero I think mga 80% eh, yung batting average natin. Mga ganun. Ako, may sablay ako, pero loss ako ng 2%. Di ba? Oh, mga ganun. Oh, pero, yung, gain mo, 10 to 20% naman. Oo. Oh. Yan. Oh, ito mga nakasakay, no? Yan. Ay, sa din, for Sir Simon, siguro naka-enroll na to si Sir, no? Oh, naka-enroll yan. Oo po, sa Discord na lang din namin, tsaka sa email, isi-send, no? Yan yung link para sa Market Outlook. Yan, legit daw. Oh, nung nagtawag yan si Sir Mark ng Jollibee, di ba? Nung ang lalim ng pasok niyan, doon niya nagtawag, di ba? So maraming nakasabay. Yan. So hindi hinuhulaan yung timing. May mga reason yan bakit kailan papasok, di ba? Yan. And ito po, ayan yung course natin. No? So nilagay ko na dyan yung link to enroll to this course. I-check nyo na lang po yung link na yan. And marami po kayong matututunan. Alam nyo, ma-apply nyo yan kahit hindi man kayo mag-tuloy sa amin for another course. Pero imagine habang buhay mo nang alam, di ba? Ayun. And skill yan eh. Trading is a skill. No? Once na matutunan mo siya, eh, talagang kaya mo siyang i-apply paulit-ulit. At doon nakikita sa paulit-ulit na ginagawa. No? Yan. Marami kasing, di naman tayo nambabash, no? Marami kasing mga, ano, mga bull market geniuses and ano, tawag dito, one-hit wonders, no? Sabi ni Mark Minervini, only to take back, di ba, what they earned and lose, yan, during bad times. Yan. Pero kami dito sa TFT, we stay bull market or bear market, we stay, no? Nag-trade kami and, ano, may, masasabi namin, may pera talaga. Regardless. Sasabihin nila, walang shorting, eh. Di, ah. Meron pa rin way para kumita. Kapit pa sa ano sa SMPH. Oh, kasi nabili natin 'yan below 30, no. Yan. I am already in PTS. Can I get the link through Discord? Thanks. Sir Mark, sa ano yata 'to, no? I think pwede mong practicein bukas yung bago nating domain para na rin practice na rin natin para sa ano, para sa session sa Sunday or sa Saturday. Oh. Yan. Anyway, eto, kung may mga tanong kayo, sige, open na po tayo, no? Q&A na. Eto na. Pwede na kayo magtanong. Nandyan si Sir Sok, baka mag-masterclass na naman. Marami kayong madampot na bagong, ano, bagong learnings. Ayan. May mga gusto ba kayong itanong at idagdag or ano, comment sa ating naging lesson ngayon? Ayan. Time for Q&A na. Itanong nyo na, itype nyo na yung mga questions. Ayan. Diyan si Master. Yan. Ito ang ating session ngayon. Yan. Tanong niyo na kung ano mga gusto niyong malaman or i-clarify. Yan. Good evening from ano, Saudi Arabia. Asen, pwede ba? Sir Sok, para sa ito eh.
Asian, gagawin natin kay Asian. Malamang ipapa-chart 'yan. Then sige ha, tingnan natin yung ano kasi blue chips 'yan eh. Pinag-usapan natin yung mga factors, no? Fundamentals. Tingnan natin. From Sir Kenneth. Oh, habang nagre-ready si Sir Sok, no? Itanong nyo na yung mga personal question nyo about your portfolio and your investing journey kung may problem kayo sa career nyo as investor. Sagutin natin ngayon habang nasa webinar pa tayo. Itong tanong niya, no? Sir Nolly. Ayan, sige. Ayan. Kung mag-enroll ko ngayon, advanced fundamentals, ilang months ang membership ko sa Discord group? Ayan. Matagal na po kasi kami nag-announce ng Discord. Yan, actually December pa, no? Yeah. Oh, pero yung mga nag-enroll lang yung mga nag-enroll lang November. After nila mag-enroll, within 24 hours member na agad sila. Hanggang matapos yung course, no. Pero I think siguro pwede nating lagyan ng leeway, halimbawa tapos na yung FA, pero may next na TA, siguro bago mag-start yung next TA. Within I think more or less mga 2 months, pero yung mga agang nag-enroll as early as December, di mga 3 to 4 months siguro silang nakapag-stay na doon. Benefit talaga pag nag-enroll lang maaga. Ayan. So hanggang ano po, hanggang matapos yung course, tapos siguro mag-extend tayo ng mga ilang weeks. Ayan. Tama ba, Sir Mark? Tama, tama. Oo, ganun. Tapos pag tapos na yung, ano, yung course, ayun na, okay. You can choose to continue with us for another year. Ayan. Sir Sok, eto na, sa'yo na. Sa'yo, eto muna, unahin natin tanong ni ano. Game. Naririnig nyo ba? Yeah. Naririnig nyo? Naka-infinite, ano ka? Oh, share screen, share screen. Can't share screen. Hindi ako naka-share screen. Yeah, yung ano, yung at ganito. Oo nga, no? Di ba sa'yo yan? Hindi, sige, ulit. Yan. O, habang inaayos si Sir Sok, ito, tanong, sagutin natin ito. Suggested po na stocks sa global broker to trade globally. Sir Mark, sa ito. IBKR, yan, pinakamaganda yan. Intel Barangay. IBKR, copy nyo na lang. Although, hindi kami affiliated, ah. Active broker. Oh. Ito, Sir Sok. Sige, okay na ang iyong ano. ASEN, ito okay na. ASEN, oh, may formation siya na falling wedge. Na malaking formation. Still bearish, no? Kuha nga nitong... Saan pa nagsimula? Dito nagsimula yan, eh. Yung kanyang head and shoulders na tapish formation. Tignan natin kung na-reach na yung kanyang target, measured target since breakdown. Parang hindi pa eh. Layo ah. Oo, bakit kaya? Anyway, hindi naman 100% tinatamaan niya. Doon tayo sa ano? Doon tayo sa mid to short pattern, short term patterns. Lumaban kasi, no? Lumaban siya dito nung nag-create siya ng falling wedge. Ayan, and so nag-over, you know, parang naguhitan ko to before. So oversold, then nag-oversold din. Ayun, that's why the bounce. So from the recent peak to the recent bottom, 50 na siya, no? So sakto yung Fibonacci level 618 dito, yon sa 50, and in confluence with itong recent breakdown area, no? Dating support na will act as resistance. So let's see. Do sa volume profile. So hanggang 5786.
Ayun. Sa long term, kayo ba? Ano may sasuggest nyo dito for long term? Kay Aizen. Sir Mark, sa'yo yan eh. Sa'yong stock yan eh. Oo. Bukas, pag-usapan natin yan si Aizen. I-reserve ko na lang bukas yung aking ano dyan. Pero okay lang bukas. Part ng energy sector, no? I think si Sir Kenneth nasa BTS yun eh. Tsaka si Ma'am Joy. Joe BP. Ah, okay. Tama. Oh, next tayo. Oh, next question. Do si Aizen's evaluation, no? Kung titignan mo. Oh, undervalued naman siya. No? May... Kung hindi magkakaroon ng derating, medyo malaki pa yung kanyang margin of safety. Sabi ko nga, but still, technical-wise, nasa loob ng malaking pattern. So, we can expect na babalik yan dyan. May possibility, no? Though kung investor ka, syempre, may tinatawag na hope, no? Hoping na ma-break to. No? Ma-break itong ayan, yung downward channel na yan. So, doon naman sa iba, yung mga short to mid-term trader, lalo na yung mga kagaya nating swing trading, no? Pag iyan nabasag, tsaka pa lang tayo magkakaroon ng conviction na that trend reverses. Ayan. So, that's another play. Habang hindi pa yung nababasag, watch mode for some. Ayan. So, yun lang sa akin for reason. So, sa long term bukas, hindi discussion ni Sir Tom. Ayun. Yan. Sir Mark, sige, i-ano mo na. Sige, may mga ilang question pa dito. Ano? Teka lang. Ano daw yung bagong domain? No? Bali kami na po ang bahala doon, Ma'am Joby. No? Magsisend kami ng link bukas under the new domain. Wala namang difference yun. Nagbago lang yung website, parang gano'n. Or yung extension ng URL. Ano pang mga question dito? I think, sige, bukas natin ito masisend kasi Sunday ang ating ano. Sunday 5 PM. So, bukas, bago mag, siguro bago mag 12% na yan. Ayan, sige. Next. Itong question na to. Okay, Sir Simon, ano ho ba basic macroeconomic metrics that we should be tracking and may be a good source of collected information? Meron ba kayong marirecommend? Part yan ang lesson natin, no? Third session, haba yan, mga 2 hours yan. Bibigay natin lahat ng economic data plus lahat ng link. I-bookmark nyo na kung saan kukuha ng mga data. At gagawa kayo ng sarili nyong economic indicator para kumpleto ang approach. Yeah. I think mga third session. Yun. Ayaw? Oh, isa pa. Sir Shane, ano ang PTS? Yan. Ang PTS po, pag nakatapos na po yung isang enrolling ngayon sa Advanced Fundamental Trading Course, meron po itong option. No, option lang po, pwedeng mag-enroll or not na 1 year. Yan, na makakasama niyo po kami. We can sa Discord, no. Pwede po kayong magtanong, mag-share, and nandoon po lahat. Lahat ng mga access na makikita niyo na tungkol po sa mga stock picks, yan, kung ano mga pinag-uusapan namin mga stock. And ako nagsasabi, oh, kailan ako bumibili. Andun 'yon. Sa PTS. Sir Mark nagsasabi yan doon kung anong mga ano niya, mga napupusuan niya, iwa-watchlist, no? And meron din doon mga screeners, mga news, mga updates, yan. Mabilis tayo mag-update, no? Tapos pag may mga bad news, like mga magdadigest na mga stock, yan, mabilis po tayo dyan. Just natin binabasa yung mga details, yan. Yung ASEN, bago bumagsak, nakalabas tayo, no? Yan. O kanina, chinachart yan. Ayan. Kasi nabasa yung disclosure. Ayan.
So yun po yung PTS for 1 year. Yan. May explanation ba sa columns? Tambayan with... Ayun. Ay, i-discuss ko tong screener sa ano. Oh, ayan, ayan. Session 4, 5, or 6. Basta, may pinanggalingan yan and may gapit, no? Actually, yan lang ginamit ko the whole year. Plus, yung calendar play ni Sir Shane and yung macroeconomics bias ni Sir Todd. No? Ayun. So, PTS, no? Tambayan for 1 year with Paolo, Tom, and Sok. Yan yun. Kaya PTS. In short, pro trading society yun. Oh. Yan. Ano pa? Next. Yan. Ito mga pinapa-chart. Isa-isay mo na to, Sir Sok. Yan. URC ay, ito. Ito muna. Sige. Mga nauna. Sige. Tapos na ba to? Kay Sir Edwin. SMPH. SMPH. Uptrend, no? SMPH, uptrend. Nasa medyo traffic, no? Kasi nandyan yung point of control. No, maganda, nagko-consolidate and nag-hold yung 32 pesos. Ayan. Tinamaan na rin yung FIB 618. Kaya, so, sakto lang yan. But still, uptrend na nga, no? Kasi nagkaroon ng low, higher low, and another higher low. Then, let's see kung gagamit siya or magkikreate siya ng high, higher, high, higher, high, higher, high, higher, high, another higher, high. So, let's see. Pero may possibility na bumalik yan dito sa 5236. Kaya lang, nag-hold, no? So, medyo bullish ang bias natin. And sa fundamentals, mabang laman ni SMPH. So, may margin of safety ka pa na around 30%. Plus yung if, no? If ever yung interest rate will go down, edi maganda yun, no? Particularly sa property sector. And tingin nyo, bakit bababa ang interest rate? Of course, yung recent inflation data natin, medyo maganda. Maganda ba, Sir Shane? Yes, below ano ah. Oo. Below consensus, no? Yes, 3.9. Yun. Eh, pagka ganun kasi, ang interest rate is one of the tool na ginagamit ng government to address yung inflation, no? So, pag mataas yung inflation, so, edi mag, anong gagawin? So, mag-tightening, no? So, tinataas ang interest rate. Pag bababa na inflation, so, may address pa ba ang interest rate, no? Yung monetary policy na tinatawag. Pwede na mag-easing, no? Or pwede mag-pause or mag-cut na, no? Or lowering ng interest rate, which is good for property sector. So, ayun lang. Kung titignan mo naman yung ito, itong medyo malaking pattern, ang resistance niya, naglalaro siya dyan, no? Sa area na yan. Resist, 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 resist. So, may possibility na balikan niya yan, no? Ayun, kay SMPH. Kayo ba? Same. Kasi ako, naka-hold ako ah. Yan lang yan. Kasi alam mo na, market team. So last year, banks. Then, nag-rotate lang. Diba? Yan. Sir Mark, baka may gusto ka dagdag dyan. Oh, parehas lang. SMPH. Basta properties. Okay. Next. Next tayo. Ito kay Sir Don. Yan. Sino yan? Espinek. 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 Yun, fill the gap. Yun, yung gap, no, na fill. So, inaabangan natin siyang, nandun siya sa malaking pattern, no? Yung triangle. So, support, no? So, dahil may pattern siya, tumama sa support. Ano next niya gagawin? Siyempre, tatama siya sa resistance. Doon sa resistance. So, hindi lang for me, kayo ba?
fundamentals, no, puro ano pa lang to, no. Puro narratives, pero ayun, puro promise. Yeah. Whether or not mangyari, let's see. Okay, so technical wise, ayun. Maghahanap ng next attempt dito sa resistance. So tsaka na natin problemahin pag nag-break na. Kasi baka hindi. Pero may chance. Ayun. Kayo ba? Ako ano lang, not interested yet kasi gusto natin yung future projects, no? Na makita muna natin ano ba yung mga ano ba yung niluluto. Hanggat hindi natin alam yan, then nag-ano tayo, nag-guessing, di ba? And iniwasan nga natin yung guessing sa ating ano strategy. Yan. So, I think the best is tingnan natin kung may catalyst na. Yan. Ayun lang sa akin. Sir Mark, ikaw, anong ano mo dyan? Oh, mabilis na pricing yung ano eh, yung take over ni MVP eh, baka labas ng news gap at tapos na agad eh, walang follow through eh. Hmm. Well, since ano yan, speculative eh, pwedeng malaki ang lipad kung lilipad, pero dapat tingin ko malaki na ang market cap niyan eh. Mga ilan na ang market cap? Baka hindi na kayang palipa rin gaya ng dati. Ayun, nakalaga yun. 44 billion. 44 billion. Ano na yan? Mid-caps na yan. Second liner na yan. Blue chips. Pwede mo sabihin speculative, pero sobrang bigat. No? So, huwag ka mag-expect ng to the moon. Oh, yun. Yan, maganda na siguro yung ano. Na huwag ka mag-expect. And pag maganyan second liner, at least, no? Pasok ka na sa criteria na second tier market cap, dapat may revenue ka na consistent and growing and yun na, no? Kung may net income pa na, ay wala pa, lilit pa ng revenue. 2022, no? Wala pang revenue. 2023, ewan ko kung ano to. Ibalita ba kayo dyan? Baka ano lang to, one-off or doon sa mga na-consolidate na projects. Yan. Pero yung data kasi, iilan pa lang ang pumasok. Kaya mahirap mag-analyze. Wala ka pa nakikita ang trend. Puro future forecast. Yan. Ayun. Next. Ayun na yan. Next natin ay say natin sila, no? Yan. URC and Monde. Aba, may mga nag-aabang sa ano, no? Sa consumer stocks. Yeah. Consumer, oo nga eh, no? Ito, sarap ng pick natin dito. Pero hindi ko nabili ito eh. Kasi yung capital ko nasa iba eh. Abang nainip ako dyan. Sinel ko sa break even. Di ba? Nainip ako eh. Oh, breakout pala. Oo nga eh. Pinalabas lang ako. Di bale, nakaikot naman ako eh. Okay lang. Hindi ako nagtatampo ng konti. Meron akong isang whipso. Isang whipso ko sa 113 nung bumagsak. Hindi kata ko, no? Pero nung bumalik sa 113, yung bumili uli ako. Oo, yun. Pwede ka naman bumalik. So, importante, yung risk management. Eh, tinamaan yung cut level, eh, di benta mo. Pag ngayon, pag bumalik na whipso ka and nag-create ng new setup, new play, pwedeng baligan. Total, naaral mo na yung fundamentals niya. Kataon lang, napakat ka because of technicals. Eh, alam mo naman ang technicals, may pinapricing niya na hindi mo 100% alam. Eh, baka yung negative news na yun or kung ano man yung pinapricing niya, magtuloy-tuloy, eh, damage, no? Madadamage ka because of hope. Ayan, no blue chips naman to, ayos lang yan. Babalik yan. Hindi nga natin alam kung kailan. Pero tingnan mo, makapag-range trade ka dyan. Ayos, di ba? Bili ka, no? Bebenta mo pag may kita na. Breakout, retest ng breakout. Next, anong target? So, sukatin na lang natin yung Darvas box. From support to resistance. O, simple yan na lang natin. Measured target. Tignan natin kung tatama sa Fibonacci levels. O, yun. Pwede na. Fib 50.
or FIB-618. Tignan natin ang volume profile. Yun na, FIB-618. Ano ba yun? Ito pala, sorry. Dito tayo sa FIB-618. Tama ba itong target? Tama. Basta dito sa area na to. Tingnan natin ang valuation. URC. URC. Okay. So, yun. 167. So, may margin of safety pa, no? Yan, yung margin of safety, yan yung ating ano, buffer, just in case. So, may error sa analysis or plus minus mga ayun yung mga deviation. Pero yun, below fair value pa yung level na yan, 140. Malay mo, ito po. Pwede pa nga. Eh. Actually, pwede, no? So, like property, no, ang next beneficiary ng lower interest rate is consumer. Kasi expansionary yun. Pagka yun nga, pababa ang inflation, pababa ang interest, so mag-expand ng consumption. Yan. O kayo, may dadagdag pa kayo? Wala ko yun eh. Oh, medyo, ano lang, abang ng pullback, no? Ayan, na-retest na pala eh. Na-retest na yun. Pero bab, oo. Ano natin ah. Pag na, ano eh, nasa resistance kayo yung market ng 66. Oo, oh, tama. O baka mag-pullback, no? Abang na lang sa pullback, lagi sa ano. Oo, kasi ang index, ito pala, no, isang factor. Siyempre, ito yung general direction ng market. Nasa resistance. Ayun. Dalawang resistance yung tatamaan yun. Yung downward resistance, bang, no? I-create siya dyan ng lower high, no? Kasi, yun, may downward. Ayun, meron siyang ano eh. Nagre-resist siya. Going down. So, it is expected to resist at that area. So, and then, merong ayun, may horizontal resistance din. Ayun. So, ang gusto nating makita dyan or part ng observation, mag-consolidate siya dyan sa area na yan. So, otherwise, babalik yan dito. Actually, pwede rin. No? Pwede yung high conso, pwede yung balik dito. Pero kung may maganda-gandang catalyst, diretso breakout yan. Then retest. Tapos re-break. Pero tsaka na yung story ngayon. I-observe pa natin yung mga factors. Ayun, since part yan ng resistance, so expect natin yung ibang large caps or mostly no, yung mga blue chips, mag-re-resist din or mag-rotate. Yung mga nasa resistance, mag-re-resist. Yung mga pabuelo pa lang, itutulak packet ng resistance. Tuturo din yan ni Sir Tom, market rotation. Hindi naman kasi yan gagalaw ng sabay-sabay. Hindi po pwede, no? Kailangan mag-rotate. Okay, so URC. Unless super bull market. Yung ano, yung secular bull market talaga. Yan, sabay-sabay, minsan. Ah, 2018, remembering 2018. 2010 to 2018, halos kahit anong bilin mo eh. Next tayo, no? Ito kay Sir Florence. Florence May Hospital. Yeah. DMC and LTG. Oh, kagaya niyan, DMC. No? Lower high. So, resistance yan. Field. Plus, oh my gulay. Parang pinagkukwentuhan lang natin ito before, no? Alright. After next date, bang, CZ. Then, fill the gap. Ayun, no? Fill the gap, no? Galing, no? Net foreign buying.
magre-retrace yan. Yeah. Resist then pullback. Next target niya ito. Yeah. Kung magre-rebreak. Oh, yun lang. Sa malasala higher trend niya. So, since nag-create siya ng lower high, kailangan niyang i-retest tong level na to. O otherwise, pag-create naman siya ngayon ng lower low ADMC. Pero, no, pero, medyo mahabang kwento pa to. May paparating tong dividends eh. March or April, tingin natin. April, no? Mga 5% dips to last year. Ayun, April. Saan may April? O, yun. So, meron tong dividends play. Ano kaya to? Tingin nyo, ano kaya tong galawan na to? Malilit na kandila, pero maliit lang naman ang volume, ano? O, regular volume lang naman. Pag di alam, don't touch eh. Di ba? Yan ang rule natin. If you don't know, don't touch, no? Yan. Abang sa pullback, not a straight line. Eh, may resistance naman eh. Pag respect the resistance, yan sa trading. Oh. No? RSI 79 na pala to. Right for pullback yan. DMC, ayun nga natin. DMC. So, sa DMC, may margin of safety na maliit, no? Around 20%. 20 pesos. Ikaw, Sir Tom. DMC, wala akong update, pero tingin ko, di ba, nung napag-usapan natin next day is mga dividends. Alam mo, may nagmamadali. Pero masyadong maaga. Kung naman tama sila, eh di wala na tayong pag-asa. Dabi-dabi dyan, iba? Ay, maubusan. May pang dividends. May iba akong nakita, eh. Yun lang. Napag-usapan sa Discord. Yan. May iba akong nakita na stock div na gusto nilang balikan. Yun na lang. Clue. Yan. Maharlika. Yeah. Maharlika. Pag sinong owner? Pag umalaw na lang. Pag umalaw na lang. Hindi pa natin naaral eh. Saka na natin yan. Pag aralin ko muna. Mamaya makahype ako. Uy. Hindi, aralin natin ngayon. Sige, sino yan? May makasunog eh. Tsaka marami pa nagtatanong, Sir Sok. Ito, isa-isay natin ito. Mga nagtatanong. Yan. May tanong dito, no? Ito. Ano tawag dito? Recorded po ba yung session bukas? Yes po, ipapadala po yan sa ano. Just in case hindi po kayo maka-attend, lagi po yan. Papadala po natin yan sa Google Drive. Yan. Okay. Isa-isay na ulit natin. Yan, si Ma'am Saye, ang gusto ay CNPF. CNPF. Oh, yung wheel ko, no? Ayos to, ah. Ayo, hindi kasi nag-rebound yung mga yan. Di ba, ano sila, parang mga candidate. Tignan mo yung price ng December 30, kung ano. Puro naka-dip yan, eh. Pero dahil hindi nga sila candidate, baga natanggal yung ano yung takot kaya nagsabay-sabay yan nag-rebound. Converge, Wilcon, mga mahihina. Nickel nag-rebound, no? Rebound yung nickel. Oh. Yung mga rebound. Swing players ganito laro niyan. So downtrend, wag sumabay. First breakout. Pag malayo yung closing dun sa breakout point, panoorin nyo na lang. Kasi hindi nyo yung masasakyan. Magbibigay na entry,
sa swing low asan yon. Ayan, nakapang bumabagsak, lower high, lower high, lower high. Doon itong entry na to, itong level na to. Ayan, entry. Yan o, MA20 o. Yan na entry yung break. Ngayon, saan ang cut? So, a few ticks below nung ito, a few ticks below nung recent low or ito, MA20 sakto. Readable ba yung play? Of course, no? Bibigyan kanya ng 2:1, di ba? Dito pa. So, ayun, 2:1, no? Kahit sa MA20. Meron ka na isang play as swing trader. Ayun, kung gusto mong earlier entry. So, pag nagbigay ng bullish divergence, earlier entry na 'yon. 'Di ba? Higher low sa stochastics or sa RSI. Tapos nasa support sa price. Bullish divergence yun. So, pwede mo ma-preempt. No? Pero wag full tranche, no? First tranche lang. Sa break ka mag-last tranche. Pero at least, yung average mo, medyo mababa na. Kasi may base ka dito. Yan. Yung mga nagtataka, no? Bakit meron ako niyan bago mag-break? Ganun yung reason. May mga nagtataka sa Discord. Saan galing yung ano eh. Ayan yung thought process. Yan. So, meron pa yan. Hanap pa tayo. Actually, may nakita ako. Na. Sabihin ko sa inyo. Okay, next. Eto, may tanong sa'yo, Sir Sok. EEI ni Ma'am Pia. Yan, may EEI, hindi ko alam kung ano meron kay EEI. Wala pero, umasok yan eh. Noong January... Ayun, January 3. EEI. January 3. Okay, January 3. Ayun, pumasok yung sa screener eh. Yan. Yung date na yan. So, hindi ko rin alam kung ano meron dyan. Teka, ayusin ko lang yung ano. Ayusin ko lang yung chart. Sa long term pattern niya breakout nito eh. Ayan. Tapos Papa, it's banding time. Okay, it's banding time. Hello baby. Pero muna sa papa konti lang. Kung titignan mo dito, cup and handle, 'di ba? Teka lang. Saan na ba yun? Ito na lang eh. Diba? May volume ba? Oh, may volume ano? To cup and handle din to. Cup handle. To cup handle. Tagal na gonso ah. Ulami. Ano ba meron dito? Oh, maganda niyan. Ito, sinasabi natin kanina yung market cap. Small cap lang to. No? Ayan, mga below 10 billion. Small cap yan. Magaan yan, no? Pag merong mag-jockey dyan, mabilis yan. Ayun, kung trip mo yan, halimbawa, trip ko yan si EI. Halimbawa, ikaw, tinanong mo eh. Sino nga ba yung nagtanong? Si Ma'am Pia. Oh, si Ma'am Pia. Ma'am Pia, since tinanong mo, anong nalalaman mo dyan? Sabihan mo sa amin. So, yung block sale, no, ituturo yan ni Sir Tom. Ayun, transfer of control of EEI from kay Yuchenko Group of Company, yan yung EEI, no? To Romualdez. Romualdez is so, kamag-anak ng mga family ng current admin. So, may political affiliation na maganda. Ayun. So, good news. Good sentiment.
So, kayo na sumagot. Pero kung may magjajaki niyan, magkakaroon ba ng magandang play or may tradable play ba yan? Actually, kung titingnan mo yung... Yung iba kasi nag-aantay pa ng breakout mo. Pero kung gusto mong i-preempt, sige, gawa natin ang play. Teka lang. Hindi pa naman overbought, no? Yan yung recent high niya ng RSI, ito pa eh. Okay. Kung ako ngayon gagawa ng play nito, drawing nga natin. Yan. So, pwede, no? Pwede. Mama, dito. Dito, mama. Dito. Dito. O, oh, yan. Cut ka dyan. Benta ka dun. O, oh, yun. 2.9 yan is to 1. Kahit mga 2.5. Ito is to 1 na lang. O, yan. Yan ang play. Pwede. Kung gusto mong mas conservative, sagad mo na doon. Hindi dyan ka na kung anak. Okay. Papanding with you. Pupunta ako dyan. Ayan, diba? Nandun yung POC. Medyo safe na yan. Papanding with you. Pero, for recent, for further analysis, tignan natin yung kanyang fundamentals. Kung may nagbago. Sabi mo nga, no, nag-exchange hump, no, from Yuchenko to Romualdez. Baka yun nga yung catalyst nun. Diba? Or lagyan natin ang trend line. Let's see kung saan siya pupulutin. O, pwedeng ganyan, no? So, mag-aanap yun ng higher high. Ganda ba ang ano nito? Natin. EEI. Nag-iba ng setup yung platform ni Investa, no? Napunta sa labas yung ano. Yung ito to. Dati ano lang to eh, di ba? Oh. Mabilis lang. Huwag yan. Ito may mga ganyan. Tingnan natin dito. Profit margin is growing. Revenue. So net income from quarter on quarter to. Dapat may year on year siya. Quarter on quarter growing ang net income niya. So, ano ba to? Di kompleto eh. EEI. Oh, price to book, undervalue, debt to equity. Magbabago yan, no? Kasi nga, tignan natin kung since small cap, so possible magkaroon ng jockey. Kung nakapag-bodega yung ano, ha? Yung jockey. Nakapag-bodega ba? Teka. At sabi mo, may malaking black. Pumasok sa'yo yun, Sir Tom. Yung black na sinasabi ni Joe. Pero... hindi ko binabantayan, pero ang alam ko, matagal na yung usapan na yan about Romualdez. Kung titignan mo dun sa chart, yung malaking yung malaking candle, yung malaking candle na yan, ayun. Yan na yung Romualdez entry. After nun, nabuhay lang tingin ko yung sentiment dahil seryoso sila na ituloy yung takeover. At yun nga, pero price in na yan. At kahit sabihin mo na mataas ang block sale kaysa sa current price. Matagal lang na price in yan. Ang tanong dyan is kung bibigyan ng kontrata. Ayun. So may risk pa rin. Kung may bagong ano catalyst yan, eh wala pang disclosure. So... Oh.
ba rin te? Wala pa. Late. Wala ngayon, wala pa. So yung black nung nakaraan. Oo. Execution lang yun, no? Matagal ng agreement. At least seryoso sila na ituloy. Yun, dahil... Hindi siya, topic natin blue chips, no? Pero hindi siya blue chips, ha? Maligaw kayo. Oo. Dahil 9:45 na. New segment na tayo, Sir Shane. Oo. Pero tayo new segment. Oo nga. Alam niyo ba ang new segment namin? Fast talk. Yan, fast talk. Lagyan nga natin ng ganun, no? Kaya lang, ha? Fast talk. Shane, pagkalbo ka na. Ganon. Tito Shane. Ito ang. Ikaw ay nakatrap sa salami. Yeah. Gaya sa ako ng ganito eh. Ganyan, no? Ano may inialagay dyan? Ganyan, no? Wala eh. Bale. Ayan, fast talk tayo. O ano ba? Ayan. Mga ano na lang to, no? Yung mga nandito sa ano sa chat na mabilisan tayo. Kasi, syempre, para lahat ma-accommodate natin, no? Ito kay Sir Renny Boy RLC, hold. Holding ako ha, kasi pick ko yan eh. For recovery ng properties and also, ayun lang, recovery ng properties and potential candidate yan for next rebalancing. Not now, ano. Okay, next. Next. 10 seconds na yung sagot mo. Pastok na oo. Eh. ASEN, BDO, SCC, natapos lahat ito, Sir Iverson. Balikan nyo lang po ng konti yung video, no? Lahat yan, nung nabanggit na yan. Na bigay na po yan, na chart na po yan. Etong SGP, ayan na, sinab. Sabihin ko na, Maharlika. Yan. Asahin nyo yung, ano, yung latest news. Latest news, no? Eto, SGP ni Mamano. Maharlika, pero wala pa rin dividends, no? Kailan kaya? Wala pa, pero mag-i-infuse sila. Ganon, something like, okay. Mag-i-invest sila. Pero tama, sa chart nakasetup. Oo. Nickel, ni Sir Alan Denver Ricardo, yan. Nickel, consolidating sa ilalim, buy on support. Yan, isa sa mga weakest sa index. So, ano muna, buy on support lang. Yan. ASEN, tapos na rin. RRHI, naka 52 week low yung RRHI, no? Taga lang. Wala, ano pa, ito mga stocks to avoid to sa akin eh. Yan, although consolidating sa, ano, sa kanya, sa ilalim, pero... ano eh, bearish flag eh. Yan sa ilalim. So, I think, ano muna, iwas muna sa mga ganito. Yan, maraming mas magandang play, no? Like, ano muna, ibang mga properties. Yan, DMC, yan. Namili si Madam, si, siguro si Ma'am Coke. Ma'am Silver, hello. Yan, JFC tapos na rin, no? Na-chart ba natin to kanina? JFC's properties. Oo. Yan, and also, Mondi ni Sir, ano, ni Sir Ray Dante. Balikan nyo lang po ng konti yung video. Ano nyo lang po. Konting clip lang. Ayan. Eto, Bloom. JFC, take note yung rising wedge ha. At saka yung may divergence sa price and volume. So possible mag-pullback. Sakto rin nasa resistance yun. Yung Bloom, ano to kaya to naangat ngayon kasi maglalabas ng earnings yan. Paglabas ng earnings. Alam niyo na, December usually ang cycle lang Bloom. Malakas yan pag December. Then January paglabas ng ano ng mga annual report, mga ganyan eh sell on news. So kaya may rally yan. Pero sa ngayon, mukhang bumubuo ng ano head and shoulders pattern. Tingnan natin ha, pwedeng invalidate yung bias ko na head and shoulders. Yan, kapag nagbuo siya ng higher high. Yan. Okay. Yan, okay na to. Yan, SGP na banggit na kanina. Ayan. So, Maharlika, yan. Converge, nakaligtas kaya nag-rally, no? Ang Converge, nag-ano siya, nagkaroon ng relief rally kasi instead na tatanggalin sa index, eh ano, mukhang hindi magbabago, no? Kaya nag-rally, hindi tatanggalin sa index. Pero, meron akong, ano dyan, meron akong dark horse kung sakasakali. Anong tawag doon? Yung... paglabas ng POR, ng UBP, public ownership pwede report. Siyang mag-surprise. Yan. Oo, public ownership report. So, pwedeng tapos tanggal yung Converge pag ganun. Pero otherwise, kung hindi pa rin nasosolve yung public float problem ng UBP, then Converge will stay. So, may relief rally talaga. Ayan, target price, kaya ng 10 pesos no, after ng relief. Ayun, ang galing.
Oo, ito, yun. Yan yung sabi ni Sir, ano. Pwedeng bumalik, inaantay natin yung public ownership report. Kasi nasa ano to eh, nasa top 20 ito eh. Eh, kailangan nasa top 25 ka lang para makapasok ka. Yan, tapos yung sa ilalim, masisipa agad yon. So ngayon, ang nakikita natin dyan is kapag nasa 17, around 17% yung public vote, pag bumalik sa 20 after ng POR, then, tingnan natin kung babalikin nila yung rule nila na ang ano is review is index, review is December 30. Yan. Kasi pasok pa rin sa ano eh, sa usually second week ng, or rather, last week ng January naglalabas ng update sa PSEI rebalancing. Eh pasok pa sa period, kumbaga. 'Di ba? Pasok pa sa period. Yan, marami tayong mga naging wild card. Wild card pala 'yung tawag, dark horse naman ako. Last time na nasakyan no, like CNPF and Nickel. Yan. Nasakyan natin 'yan. Hindi kasi na pastok 'yan ah. Mm. Ayun na, pastok na. Wala pang tel. Taba. Wild card. So, consider this as wild card, no? Yan. Pero sasabihin ko yan sa Discord kung ano, kung pwede. Yan. Yan, ano ko yan. I-disclose ko yan kung ano, kung papasukin. Ayun lang. And maraming salamat sa mga nakasama namin. Kung gusto nyo matutunan ng lahat ng mga ito and makapag-aral na talagang, kumbaga, you will gain an edge over others, no? Saan na yun? Natabunan na. Ayan, hanggang bukas na lang po. Actually, hanggang ngayon na lang yung early bird ng ating ano, Advanced Fundamental Trading course. Pero, mag-PM lang po kayo kung magpapareserve kayo ngayon. Ayan, lahat na magpapareserve po ngayon, eh, you still get the early bird. And konti na lang po yung slot, no? Ayan, so, make sure na, ano, na makapagpareserve po kayo. Ayan. Ayan. Yun po. So, ito yung ating ano, itong technical, advanced fundamental trading course. Ayan po yung mga topics natin dyan. And, ano po yan? Full pack. Yan. Marami po kayong matututunan dyan. Mga nasa Discord natin are very, ano, very knowledgeable kasi dahil sa course na ito. Yan. Okay na ba tayo, Sir Mark? Oo, oh, salamat, Tito Boy. Yan. Maraming salamat. Yan. Balbo ka na. Eto ang. Pastok. Yan. Okay. Maraming salamat po. And Sir Sok, baka may gusto kayo dagdag? Okay na. Bukas na lang. Medyo mahaba na eh. O sa mga nasa PTS natin, Advanced Fundamental Trading Course, abangan niya po yung bukas yung ano ni Sir Mark. Yung market outlook. Yan. Magkakaroon na tayo ng direction sa ano, sa 2024. Yan. Thank you. Hindi pa nagmimintis yan, no? Baka naman, Sir Tom. Oo nga. Ay, isang ano naman. Isang mintis lang. Isang mintis naman yan. Oh. Ayan. Thank you very much. Ang dami nating viewer kayo, no? Kaya lang, ano eh. Wala na eh. Napatapos na yung ating ano eh. Ayan. Tito Boy, ikaw na. Ayan. Thank you very much and let's end this session. Good night. See you. And God bless. Ayan. Bye-bye. Ito na. Yung nagtatapon pa ng barang.